Good everyone, welcome back sa Java Programming. Continuation ini kang if statement na na-discuss ta duman sa nakaaging video lecture. So mga day, pa kayo nakahiling, hilingon muna ito bago kayo ni maghiling na video lecture na ini. Okay, so continuation ini kayo ito. Yaw na ito duman sa tuyang channel, Bicolano Classroom. Okay. Ang topic tango niyan, if, else, if, else statement. Okay, so medyo nasala lang sa pagka-type ko kayo ni sa module. So, dapat ining else yaw, hindi di. After kayo ning else if. If, else, if, else, if, else statement. So, yan ang topic tango niyan. Then, isabay tana sa switch, tapos nested if. Okay. So, yan ang cover kayo ning coverage. Kining module number 5. Okay, so ano ang if, else, if, else statement? So the statement in the else clause of an if, else block can be another if, else structure. So this cascading of structure allows us to make more complex selections. Kumbaga, igwa kang if conditions, nandiyan sa if conditions naan, pag nag-false itong first if condition mo, so pwede siyang maging another if conditions sa paagi kang else if. May mga situation kasi sa programming na talagang kaipuhan mong gumamit kidakul na conditions. May mga logic na araw kayan. Dakul na mga conditions ang kaipuhan mo. So pwede mo ining magamit na if, else statement. Okay. So ang syntax kang if, else, if statement, iyo ini. Ini ang syntax niya or form. If condition, then of course, so, boolean expression. Boolean expression 1, pag ining boolean expression 1, nag-true, i-execute ining statement 1, then, ma-exit sa if state, if else, if statement, ang sa tuyang program. Pero pag nag-false ining boolean expression 1, malawag sa digi sa another if condition. Else if, then another relational expression. Pag nag-true ining boolean expression 2, execute ining statement 2, then ma-exit sa digi sa tuyang conditions. Okay. So, alimbawa, false digdi. Nag-false pa digdi. So, dahil ng ibang dudumanan ang tuyang program, digdi siya sa else. Statement 3 ang execute. Yan. Okay, so yan ang syntax. So, flowchart, yun ini. Kung ang boolean expression 1 is true, execute sa statement 1, then ma-exit na siya sa tuyang conditions. Pag nag-false ang boolean expression 1, another condition. Pag nag-true ining boolean expression 2, kasi this is another condition sa flowchart, diamond, this is a condition or decision symbol. Pag nag-true, execute ang statement 2, then ma-exit siya sa if conditions. Pag nag-false, i-execute niya so sa else. Yun ini, so sa else na statement. Yun eh. So, yun yung primerong if, boolean expression 1, yun eh. Pag nag-true, ma-execute. Yun yung statement 1, then of course, ma-exit siya duman sa tuyang if, else, if, else statement. Pag nag-false ini, hindi nito malaog. Else if, boolean expression 2. Yun eh. Pag nag-true, execute itong statement 2. Uniso statement 2. Then, ma-exit siya dito sa tuyang condition. Okay. So, pag nag-false ining boolean expression 2 ta, sa else if, pag nag-false yan, malaog siya sa else. Ma-execute kang statement 3, then, ma-exit na siya sa tuyang condition. Okay, nasa statement 3. Pag nag-false, ano yan? Else. False. Ito. Else. False. Statement 3. Pag execute kang statement 3, exit sa condition. Okay. So, para mas maintindihan ta, mag-ibo kita naman ki-sample program. Kasi mas magayon may sample program para naiintindihan. Yan. So, this is an example. Okay. So, ikaw kitang variable na grade. 65 ang value. First condition.
if grade greater than or equal to 90. So, ang grade tayo 65. Ang condition degree, grade greater than or equal to 90, ang relational expression ta. So, this expression, of course, false. Kasi 65 ang grade. So, 65 is not greater than 90. Nor equal to 90. Kaya false ini. Sumaha, digdi ang program. Dahil digdi ma-execute. Una ang execute. Ahanapon so para sa false. Kasi ini false. Ahanapon so para sa false. So, ang para sa false, yun ang another else if. Excuse. Grade greater than or equal to 85. So, this is false. Another false. Kasi 65 ito. So, dahil digdi ma-execute ang program. Hanapon niya, so else. So, para sa false. Kasi ining else if, pag nag-false naman, hindi siya malaog. Else, then another condition. If greater than or equal to 80, another false. So, dahil hindi ma-execute. So, ngunyan, wala naman kitang another condition. Else if, wala na. So, ang last dyan is else. So, pag nag-false digdi, malaog yan digdi sa else. Ang i-execute niya. System.out.print E ang magiging output, then paghali dyan, malaog din ang program. Pagka-print kang E, pag-exit din kang program, unang sunod na execute, then ma-end ang program. Okay, ranta. Ang output kaan E, di ba? E, buda, hello. Okay, change ta. Gibon tayo ng 95. Okay, so ang grade tayo is 95. First condition, if grade greater than or equal to 90, of course, this is true. So, pag true, una ang i-execute. Ma-display A. Paka-display ka ini, dahil hindi ma-execute ang program. Kasi ini para iyan sa false. Pag nag-false tuman, hindi malaog. Pag nag-false digdi, hindi malaog. Pag nag-false dyan, hindi naman siya malaog sa else. So, nag-true kita digdi. Kaya, ini ang i-execute kang program. Dahil hindi ma-execute. Yan sa pig-highlight ko nga, dahil dyan ma-execute. So, paka display ka na A, masayin ang program. Ma-exit sa digdi, sa if ta, maluwas siya, unin ang sunod na e-execute. Kasi yun, yung pinaka last baga kang anota sa else. So, unin ang e-execute niya. Hello. Tapos na ang program. Iranta. Yan. A, hello. Okay? So, yan tabi ang F. Else, if, else, statement. Okay, sana naiintindihan. Yan, sample program na yan. Dito na ni kunyan. Okay, next is nested if. Okay, nested. Pag sinabi mong nested, igawa kang if condition, then sa loob ka na if condition, another if condition. Nested siya. Iba ito. Iba itong else, if na ito. Bako ininested. Kasi ang nested, if condition, then sa laukan, another if. Dahil ka magamit ki else. Kundi if lang. Dahil else. Okay, yan. Iba ko ininested. Okay? So, magkaiba ang nested sa if, else statement. So, if, else statement can contain simple or compound statements. Any valid Java statement can be used, including another if, else statement. Thus, one or more if-else statement can be included within either part of an if-else statement. So, the inclusion of one or more if statements within an existing if is called nested if. So, igwa ka ki if, din sa laugkan, may another if ka, yan ang pig-apod na nested. Okay, example, this one. If distance greater than or equal to 500. So, this is if condition, single selection. Or, pwedeng magamit ki if-else. If hours less than 9, execute statement 1. So, pag nag-false, execute this statement para sa else. Pag nested, arog na kayo ng nested. If hours less than 9, another if condition. Then, if distance greater 500, greater than 500. So, pag nag-true ini, another condition. Pag nag-true ini yung condition ini, saka ini ma-execute. Na ipiprint so snap. Yeah. So, pag nag-false to man, nag-false, ulit di siya malaog sa else.
Pag nag-false degree, pura siya ki output. Okay, siguro para mas maintindihan ta, mag-ibo kita ki sample program. Okay. Kita. Para mas malinaw. Yan. So, this part, yun ang pig-upload na nested. If condition, then another condition. So, dapat, mag-true ining duwang condition na ini sa kainima display na you are eligible to vote. O, yan ang pig-upload na nested. Okay, saro-saroon ta. So, igway ni key user input. Kaya ang ginamit ay scanner, data, and so object. Then, may variable kitang citizen, true ang value. Ah, boolean siya, ang data type niya is boolean. So, ang initial value niya is true. Ang variable name tayo is citizen. Another variable, string, ang data type niya, choice, then null ang value. Another variable, ining age, zero ang initial value. Okay, ma-display ni. System.out.print, enter your age. So, alimbawa, kasi naghahagad niyang key-input. Ma-enter kita ki age. So, for example, 21. So, ang log kang age ta is equal to 21. Yan. So, in-input ha, dahil ako na i-run. Sabi ko na nga ni, pag ika nag-ibook ang program, dapat nasasabutan mo kung paano ma-process yung program. Kaya, ipa-process tayo na dahil ako na siya i-run. Yan. So, enter your age. Ma-display ning interior age, naghahagad siya na mag-input ka ki edad. Okay, pag nag-input ka ki 21, siyempre, magiging value ito kang variable tang age. So, data in that next integer. Kasi, ang data type ta is integer, so age. So, ang value mo niyan kang age ta, yun yung 21. Okay, pagka-input mo ki age, ma-display naman ini, naghahapot. Are you a citizen? So, ma-input ka dyan, yes or no, or y, or n. So, halimbawa, nag-input ako small y. Small ha, small y. So, gamit so variable tang choice, kasi itong string ta, so, in-input kong y, di malaw kay choice. So, data in dot next. Okay, so, dot next ang ginamit because this is a string. Okay, so ano naman ining statement na ini? Na choice is equals to uppercase. So, gusto mo sabi yun, the small letter itong in-input ko, i-convert na siya sa uppercase. Nganing magamit na sa condition. Kasi pag dahil mo yan i-convert sa uppercase, eh ang condition ko di capital Y, dahil ni ma-accept. Kasi small letter ini. Ang pico condition ko di is capital Y. So, makakag ka dyan ki logical. Makakag ka ki or. So, palaba pa ito sa program. Kaya, mas magayon, i-anota na lang ini. I-convert na lang siya sa uppercase. Para tanganing magamit na dito sa condition ta. Okay. So, pag kinonvert na siya sa uppercase, dapat maging capital Y ini. Maging capital, excuse. Ining small y, dapat maging capital Y. Araw ka yan. Okay. So, paano tayo siya mag-convert? O, digdi. Ining statement na ini. Choice. Ano ang log kang choice na variable ta? Is small y. So, period to uppercase. So, itong small y, automatic, i-convert niya sa capital Y. Tapos, i-store niya giraray kay choice. So, ang log mo niya ni choice na variable, capital Y na. So, gagamitin ta na siya sa condition. If choice that equals, capital Y. Okay, so this condition is true. Kasi capital Y. Ang log ni choice baka, ayan si choice na variable ang log kang capital Y. Ang condition ta kung equal siya sa capital Y. O equal siya sa capital Y. Kaya this condition is true. So ang log mo niyan kang citizen ta, true ang value. So garo man sana so initial value ta duman. Okay, so true ang citizen. True ang log. Okay, so dito di ma-execute ang program sa else kasi true ining condition. So, citizen is equal sa true. Hindi na siya malaw. If age greater than or equal to 18. Pero ang in-input ha, 21. So, kung 21, so greater than 18 ito.
So therefore, this condition is true. Pag true, another condition. So dapat mag-true ining duwang condition na ini, saka ma-display ining you are eligible to vote. Ayan. Ayan ang pigapod na nested. Nested na kita dito sa part na ini. Okay. So, if citizen equals sa true, o ining condition na ini, true man. Kasi ang value kang citizen ta, true. Okay? So, true siya digdi, true pa digdi. Kaya ang output kan, you are eligible to vote. Okay, run ta. Small y. You are eligible to vote. Iyo ini ang pigbabasa niya. Ini ang pigdi-display. O, sinyalan tang, aning masabutan tang iyong ini, iyong manangga din eh. Kaganan taki MMM. Kasi digdi. Wara mang ki you are. Wara mang ki kapareho. Ni plan may kapareho. Dua. O, aning masiguro ta na iyo talaga ini ang pigbabasa. Kaganan taki itong tulong M. Iranta uli. Okay. O, diba? Oh, dahil pa pala. Ma-input pa pala ki Y. Oh, di ba? Ano siya output ha? Oh, okay na siya tulong M. Oh, yung manangga din iso, binasa niya. Okay, aliyon ta na. Okay. So, halimbawa, 21 giraray. Palitan ta so input. 21 giraray so edad. Pero pagabutig di, ma-input akong no, bako, citizen. Okay, 21 galaray so age, ha? Pero pagabutig di sa RU as citizen, small n ang in-input ko. So, ang choice tango niya ng laukan is small n. Iko-convert, ha? Convert sa uppercase, magiging capital N. Okay, pagabutig di, if choice that equals capital Y, so magiging false na ini. So, pag false, yan siya malaw. Else, one ang value kang citizen tango niyan. False. Okay? Then, condition. Condition. If age greater than or equal sa 18, okay. So, this condition is true. True. Kasi ang value kang age na 21. So, true manggaray ini. Okay, another condition. If citizen equal sa true. O, ngunyan, ang law kang citizen ta false. O, ining condition ta digdi, citizen da equal sa true. So, ngunyan, magiging false ini. False na siya. So, kung false siya, say siya malaw. Digdi siya sa else. Kasi ining nasa inner if ta, unang else niya. Ang output ka niyo ining, you are not eligible to vote. Okay, sinyalan ta naman ini. Kaganan ta naman kitulong M kung iyo talaga inang i-display. Say, run. 21 and oh, di ba? You are not eligible to vote. So, yun itong binasa. So, tama ang process ta. Okay, erase ta na. Save the giraray. Paano ini ma-display? Nasarong you are not eligible to vote. Yon, paano siya ma-display? Palitan ta ining edad. Gibuon tang 15. Ini gibuon tang yes, why? Okay. So ang age is 15. Ang magiging value ni choice is small y. I-convert sa capital Y then ma condition. If choice that equals Y, okay. So true ining condition ta. True. Kasi Y ang in-input ta baka duman sa choice. So, ang value ng unyang kang citizen, true. Dedig di malawag ang program. Yan. So, condition naman. Pero so, edad ta, 15. So, age greater than or equal to 18, false ini. So, kung false, daidig di malawag ang program. Yan ang pinag-highlight ko nga. Saan siya malawag? Uni so else niya. So, ining first, inner condition ta, inner if, o outer. Outer if condition ta, iyon ang else niya para sa false. Unang i-display. Sinyalan ta naman. Kaya ng kitulong M. Ah. So, iyon ang ma-display. Iranta.
15. Yes. You are not eligible to vote. Okay? Yan. So, sana naintindihan nyo sa process. Hindi naintindihan nyo sa nested F. Okay? Balikan ta sa module. Ang last study di sa module, ano ang last? Switch. Yan. Switch statement. Ang switch statement kasi, pwede mo siyang i-substitute duman sa F, else, F statement. Yeah. Kung nabuo mo kayo itong F, else, F, else statement, pwede kang magamit ki switch statement. Okay, so switch statement allows branching on multiple outcomes. So, ano ang syntax niya? Ano ang format niya sa switch? Take note ha, ang switch statement, kung nga buo mo magamit ka itong if, else, if, else statement, pwede mong gamitin ining switch statement. Okay. So, ang syntax or form kang switch yun ini. Switch, then, ang switch is a function. May open and close parenthesis. Then, switch expression. Yan. Tapos, magamit ka kayo ng case. Case selector 1. Pag ang case selector 1, nag-true, nag-match dyan, ma-execute ining statement 1, statement 2, and so on. Kung nakul ka dyan na statement, before kayo ning break, gabus yan, i-execute. Okay. Break. Ano naman ang break? Ang break, pagkakagana na ki-break, digdi sa law kang case, para, alimbawa, nag-true ining first case ta, ining case selector 1, nag-true siya. Ma-execute ining statement 1, statement 2. So, pag-break, ma-exit siya sa switch statement. Okay? So, dahil hindi di mahalaog, dahil yan mahalaog dyan. Kasi kinaganan taki-break. Okay, so halimbawa, dahil hindi nag-match sa first case selector. Nag-false dyan. Hindi naman ang mabasa. Another case. Case selector 2. Pag nag-throw, ma-execute. Statement 1, statement 2, break. Ma-exit sa switch. E kung nag-false padigdi, false duman, false padigdi, dahil ng ibang padumanan, default. Iyon iso else. Iniso if condition, else if, iniso else. O, default, statement 1, statement 2. Okay, then ma-exit na siya sa switch statement. So, pwede mo pa ining kagana nigdiki break after kaining statement to. Okay, so, dumana kita sa example. Yan, uli siya. Okay, so, may variable kitang grade 70. Magamit kitang switch. Switch grade. So, yun na itong, so, switch expression. Yan, ining switch grade, yan na grade, yan, so, expression ta, grade. Anong log ni grade? 70. Okay? Tapos, digdi niya i-test kung ano ang laog ni grade. Okay. Case 100. So, kung ang laog ni grade 100, ma-display ni. Eh, bako man 100, ang grade ni, ang laog ni grade, 70. Kaya, ining first case ta, false yan. Kaya dyan ma-match. Digdi naman siya malaog. Case 90. Okay, another, false. Kaya digdi malaog. Nata, 70, bako man siya 90. Okay, another case, case 80, false pa yan. Kasi 70 ang log ni grade. So, dahil na siyang ibang papadumanan, default. Ang output, sorry, you failed. Okay, iranta. O, diba? O. Palitan ta, nibuntay ng 80. Saan siya malaog? Case 100, false. Case 90, false. Case 80, yun yan matru. Ang output ka, study harder. Run. O, diba? Okay, so yan ang gamit kang switch statement. Okay, so, sana naintindihan nindo. So, na-discuss tango niyan. Tapos ta na so if statement. Tapos ta na gabos. Nag-nested na kita. Nag-switch pa.
Okay, so ang next topic ta sa mga sunod na lecture, video, ang topic ta, madiscuss na kita duman sa loop. For loop, while, do while. Okay, isabay ta na so infinite loop. Okay, so thank you very much for watching and listening. So mga dai pa nag-subscribe, kung sa hiling nindo, sa mga bako ko estudyante, kasi nasa channel tayo ni, naka-public, dako lang pwedeng makahiling. Kung sa hiling nindo, nakakatabang man sa indo, ining sa tuyang lecture, ining sa tuyang channel, makisubscribe man. Thank you.